ng items para manalo. Saka ang hirap din i-pull off somehow eh ng lineup ngayon ng Todak. Todak, no. Parang ganito din yung problema kanina ng ano eh, Ibus SG. Oh. Pero kasi at least yung Hayabusa kasi mas mabilis siya sa carry pag ano eh, pag rambulan. Let's see kung kaya na bang tapusin ng Todak ang Ibus SG, your home country, para dito sa M2 World Championships. Iniba ni ano ni Soul yung playstyle niya. Kanina kasi nag-cut siya doon sa mismong lane niya. Uh-oh. Then ngayon hinold niya na lang muna kasi parang hindi naging maganda yung early game ni Soul. Sa ano no? Sa laban niya kanina na well, mas mahirap kasi ngayon Kuya Rob. Eh. Mm-hmm. Kasi kanina maintindihan mo pa eh kasi nandun siya sa bottom side nila. Oo. Sa top side siya nila. I mean, ngayon kasi bottom siya. Eh. Tsaka katapat niya, Tams. Pwede. Na pwede kasi siyang balugbugin nitong Tams doon sa side. So, hindi niya siguro gagawin yung mga cut-cut na yun. Ayun, babalik siya ulit. Totoo yan. Pero, in terms of laning phase naman, kayang-kaya naman niyang sabayan yan kahit papaano itong Tams. Oo. So, yeah, I guess medyo, ano eh, parang magiging tahimik at least yung hanggang lumabas yung first turtle natin dito. I may say we're just waiting na mag-level 4 dito si Pokemon and as well. Ito si Potato kasi yung gagawin lang nito, talagang iikot lang to eh. Uh-oh. And just have to farm itself eh. So, tingin ko nga, tahimik lang, ano talang talaga tayo dito. Waiting tayo. Yung powers, yung laban natin dito, siguro the first turtle most likely, pero hold lang talaga to, Manjin. Chill lang muna. Yung dalawang teams natin dito, magpa-farm lang muna sila dito, Rob. Pero nag-agree ako sa iyo na ang Ibus SG dapat ang magsisimula ng gera dito. Lalo na yung level 4 nila, crucial lahat. Mm. Sa Todak kasi medyo ano eh, medyo single target ang kanilang galawan dito. Malalaman natin yan dahil ito na naman oh, yung ganun talaga, yung strangling nung Sylvana, walang magawa ngayon. Ang team ng Ibus SG at makunat pa, Rob. Oh, babalik ko yung sinabi ko kanina. Para bang yung Todak, kaya nilang i-withstand. Oo. Yung mga skill ng Ibus SG dito, bakit? May spiral strangling, tsaka may backshot pa sila, yung backshot passive. Mm-hmm. The more na inatake mo, the more na bumabawas yung damage. Para siyang may mini Lolita eh. Totoo. Tsaka, eto, katulad to, this gonna be an uncontested na turtle dito, Manjin. Yes, nag-make sense talaga dito yung Sylvana mid nila. Meanwhile, onto the top lane, Chiku almost killing dito si Pokemon even with under the summon force. Pero I may say, si Moon yung nagsiset ng tempo dito for the side of Todak. Grabe, no? 1,000 na rin yung kanilang lead. Siguro ang pinakamaganda rito, Manjin, na mangyari is that si Moon, siya yung magiging parang main damage dealer nila. We've seen this on other teams such as 10S Gaming wherein si Obuyan. Siya yung ano eh, parang nagiging technically carry nila during the early game habang nagsiscale pa dito sila Chiku. Yeah. And even si Formis. Yun ang mga magaganap. Kuya Robby, Todak, let's see, can they continue the punishment na ginagawa nila ngayon sa side ng Ibus SG. May mawala naman atang isa. That is of course the Cho, JPL. Pero may unting pagbawi ngayon ng Ibus SG as they will get that Zaman Force inside to the point na mawala si Ewan dito. Pero canceled pa yung TP ni Ewan. The best cancel in town. Yun talaga yun. Classic MOBA. Kuero Blue, nahintay mo na mag-TP yung kalaban mo to the point na akala niya makakawala na siya. Hindi and then pala. Bigla mo siyang atakihin. Oo, hindi nila in-expect yun. But look at the shadow kill dito just to zone out the members dito ng Ibus SG. So far, mga kaibigan, it's almost 2,000 lead na ngayon dito ang Todak. Pero dito si Soul Auto, the top lane Manjin, somehow, hindi pa rin naman sila nauubusan dito ng mga winning condition for the side of Ibus SG. Etong Benedetta na to, kailangan mag-online ito. Pero look at that. Yung gulong na naman, sinasabay-sabayan dito ang isang Benedetta. So, I may say dito man, Jane, ang ganda ng mga Jeet Kune Do rito ni JPL. Nakakita tayo ng mga dalawa, tatlong mga knock-up even with the Way of Dragon. Nasipa niya doon. That's the reason bakit namatay si Ewan. Kaso right after that, parang kinakapos somehow ang Ibus SG on the damage. Totoo, men. Nabibitin. Ayan, oh. Na may passive kasi yung ano, isipin mo yun, yung backshot tsaka naka ano Kuya Rob, naka full tank mode, naka full tank mode indeed nga, tas with the tenacity pa. Pero ito pipilitin yata nito with the Zaman Force onto the backlane. Chiku might fall yun. At mukhang delikado tong Torre na to. Yun lang, medyo minaliit ni Chiku yun yung engagement na yun. So even though nagfail yung Ibus SG on getting Ewan,
at least they got the right target, si Chico. Pero again, tabla pa rin ang ating laban, Rob Luna. Hindi mo pa rin malaman sino ang lamang dito. Pero yun yung mga kailangan ng Ibus SG. The right target at the right time. Oh. Bawal mamatay si Chico dito kung ikaw ang todak. Oh, pero I may say, doon namatay doon si Chico, nakuha niya na yung corrosion site niya. Tingin ko kahit papano sumasabay dito. Pero ito na, yung mga Jit Kudu at mga pasok dito ni Soul at X-Ray. Delikado na yata dito ang todak. Delikado nga talaga as X-Ray will be the one falling down. Masyadong malalim. Pero sabi pala ni Pormes, easy lang. Okay lang. Scripted naman kasi. Kumbaga, zone out yung naibigay doon ni X-Ray. Meanwhile, kinukuha kasi nila doon yung purple buff. And meron naman din silang kapalit, which is si Pokemon. Yung si Pokemon nga. Grabe no, tumaton pa dito yung todak no. Nang ibos. May ano din siguro yun, no? Kahit pa paano, pagka nakikita mo yung team, tapos ginagamit ng opposing team mo, no? Sticker, no? May onting intimidation factor. Oo. Kumbaga, kasama talaga yung taunt na yun, eh. Mm-hmm. And ayun nga, kumbaga, ano, nililito niya, no? Mm-hmm. Once kasi yung attention span mo, napupunta doon sa mismong, ano, sa emote. Oo. Pero, eto, speaking of emote, mga kaibigan, 2,000 na ngayon lamang dito ng todak. And somehow, look at the positioning dito ni Moon. Ang lalim na masyado niya dito. Hinuhuli talaga nila dito si Soul. Or rather, ang ginagawa nila, ini-invade na nila or kinakat nila yung lanes para mas makatulong sila agad dito sa may mid lane. Yep, and Pokemon nandito, tumutulong na. Ewan, wala doon agad dito pero napapapa siya ng ultimate. Meanwhile, nasa likod pala yung mga side dito ni X-Ray. As Zico will also go for that crossbow of Tang. Todak right now, slowly but surely gaining advantage against Team Ibus SG. Ito na yung counter go. Pero umiwas lang si Moon. At ang una talaga pare, Tenacity is real. Para kay A1, ang tagal nilang patumbahin yung backshot na yun. Oh, yun yung ano eh, yung magiging dilemma ngayon dito ng Ibus SG. Nasusoak up lahat dito ni Iwan yung mga damage na supposedly na ibinabato nila sa mga damage dealer here ng Todak. So, what if nagamit na nila yung mga ulti nila and yung mga skills nila with the Basha? Yes, katulad dyan, napatay nila. Pero paano mo ngayon aatakihin yung mga heroes na mas papatay din sa'yo? Oh, look at Chico once again dito. Libre na naman yung kanyang farming. Si Moon as well with the Sylvana, libre pa din. Etong baba na to, yes, na kay Soul yan. Pero yung mga ibang, yung top and yung mid lane, I may say, nasa Todak ang bola. Nasa Todak nga sila, nagdidikta kung kailan ang laban, kailan magkaka-foul. At nakita mo yung sakit at hapdi ng Imperial Justice. Potato falling down. And that is the problem. Kung ikaw ang magiging main jungler, wala kang way para ma-purify yung Spiral Strangling. Oo. At saka yung Imperial Justice. Ang ganda ng rotation dito ng Todak Manjin as they know where to alam nila kung ano yung mga dapat nilang atakihin ng mga objective. Libre na naman yung kanilang turtle dito and continuously invading the buffs dito ng Ibus SG. Now, sa bottom lane, tignan mo rito si X-Ray. Halos libre na to. Pero dito sa may bandang gitna yung purple buff, sino makakakuha? Pero wala silang pakiton dahil si Soul at yung talon ng Imperial Justice. Oh my glam! Ito na nga, final blow! Imperial Justice upos! Unstoppable! Pero dito kay kaibigang Moon, Rob Luna, look at the score of Moon right now. Oh, he is now flying to the moon, 504, and therefore say, Sylvana ang kanyang A0, and ngayon, hindi yun nire-respeto ng Ibus SG, kanina pa at minute 1, na itong Sylvana na to, yung pumipigil sa aggression, sana, ng Ibus SG. Hindi sila makaabante rito din eh, kasi pa, ang hirap din eh, sa totoo lang, kumbaga, yung pag-zone out dito nila Iwan, let alone itong si Moon, hindi na, kumbaga ang pinaka-nag-initiate na kadalasan dito was actually Moon. And yung from there, yung damage, yung sustain itong Sylvana, enough na para patayin yung mga squishy heroes dito ng Ibus SG. Given, puro offensive yung mga hero nila, hindi nila mabato-bato kasi kayang isustain ngayon dahil well-farm ang mga members ngayon dito ng Todak. Look at here, sa may bandang likod, medyo hindi magawa ni JPL yung kanyang role. Yung kumbaga kanina nakakakita tayo kay nung gumamit yung show during the Alter Ego, that was Leo Murphy. Oo. Hindi nagagawa yon ni JPL. Hindi talaga nauubos. Kuya Rob, na-out-sustain siya. Hindi niya nagagawa yung mga aggressive movements as a Pokemon. Na konti-unti na atang binabalagpag dito sina Soul.
Yung x-ray buhay pa din. Look at that. Napakakunat. Yung sustain. Nitong thumbs na to. The sustain is filled with vengeance as well. At ngayon, ibig itong mamawala si x-ray dito. Ang kabalit naman ay dalawang heroes para sa side ng Ibos SG. Ang matindi pa doon, Manjing, apat lang silang lumalaban doon. At oh, Chico was just chilling here onto the top lane. Ito lang ngayon ang magiging problema, pero yung Sipa, nagdalawang isip yata si JPL, wala, cooldown pa, pero si Moon, hindi cooldown ang kanyang Imperial Justice. There you go, at wala doon agad si JPL dito, na pa-flicker in pa dito si Chico para lang ma-proc yung kanyang Crossbow of Dangas. Ayan na nga yung mga creep walk technique na meron si Chico. They will now take the tower in the top. 14-5 is the score. Ivos, sabi dito ng Todak, dahil sabi nila, Ivos, tatanggalin na namin kayo. Mukhang yun na nga ang mangyayari dito, Manjin. As Todak, the Malaysian squad already whooping Hap with a 9,000 lead. Pero on si Moon, pinalagaan ni Sol, somehow, may bawi. Pero ngayon, Manjin, kinukuha na ng Todak ang First Lord. Ang tanong, Ivos SG, iyoyolo ba nila to? Ilalaban ba nila? Pero yun nga, oo yata ang sagot, Manjin. Oo talaga, nakabang actually dito si Ewan sa batang gitna. Yun na isaman post, pero na-retribution dito ang Lord. Habang si Ewan ang may target dito, nakap. Sipa para kay JPL dito. Pero si Pokemon, sino ang may target niya? Ayun na, wala yung Ivos dito. Ito na ba yung comeback sa side ng Ivos SG? Habang sinasol dito, ayan na nga yung mga slicing sa mukha. Yung Lord ay nandumari sa taas. Habang kumikripok, kripok lang Chico dito. Left, right, Vegeta mode. There you go. Soul, huli siya dito. Oh! Hindi kinaya. And apat ang nawala sa side ng Todak. 10-15. Nice defense para dito sa Ivos SG. I think kahit na nakuha yun ni Formace tong Lord na to, that was one of the best fight na nagkaroon dito ang Ivos SG sa laban na to. Nabawasan pa nga nila doon yung lead ng Toda. Unfortunate lang kay Chico na hindi enough yung damage niya with a crossbow of tang para tumalon-talon sa mga members ng Ivos SG. Now, I may say, talagang palag-palag pa rin naman dito ang Ivos SG. Palag-palag pa rin, but that is still space for Toda to gain another advantage dito. Dahil of course, they got the Lord. The Lord went to the top lane. So reset para sa Ivos SG dito, Rob Luna. But looking at the items right now, almost 4 core items for the side of Todak. Meanwhile, patatlo pa lang ang team ng Ivos SG. Oo, pero mukhang ang gusto na ng Todak dito, gusto na nila talagang tapusin to. Tapusin! Pero ang tanong ay sino dito ang talagang si Eugene? Kasi masakita ako rito, medyo mas malakas ngayon ang kumpiyansa ng Todak to be able to go inside sa base ngayon dito ng Ivos SG. Sa totoo lang, Manjin, pwede lang nilang i-hold to eh. Huwag lang nilang bigyan dito ng mga resources. Kahit hindi na nga sila dito mag-ganon ng mga minion wave para hindi madagdagan yung mga items dito ng mga members sa Ivos SG. At yun yung ginagawa nila. Yeah. Hinahayaan lang nila si Chico onto the top lane para mag-push lang yon. At look at that, hindi nila masyado na pinapansin yung mga minion waves. Nililinis na lang nila yung mga outside resources. Dahil in 2-minute time, lalabas naman na yung Lord. Better play it safe. Kasi katulad kanina, munti kang makakomeback ang Ivos SG. Buti, nakuha nila yung Lord. And at this position, Manjin, Todak, they are on the verge of winning this series. Kaya pa to, pero actually yung comeback potential ay hindi naman din ganoon kalaki. I mean, ay hindi rin pwedeng mawala kung ikaw ang side ng Ivos SG. Ivos SG, mukhang they're disciplining themselves, Square Up, na huwag magpakita sa mapa. Tinitay lang nila. Todak na pumasok. At ayun na, pumasok na si Moon mag-isa dito. Yun yung Summon Force. Tumanakap. Yung gulungan mukhang mauli ata. Pero si Ayo na muna mawala. Naku, nagkadikit-dikit na. Habang si Chico ay kumikripok pa din. Nag-proc na nga dito yung Meteor Rose Gold. Pero ayun na. Crossbow of Dang sa mukha. Triple kill para dito kay Chico. Swallow Spot, tumama na naman. Summon Force, hindi na. Maniac para kay Chico dito. And real talk, kailangan niya kumikrip walk para dito kay kaibigang Chico. At ngayon, Soul, Pulado, the home country, nalulugi na ata, Kuya Rob. X-Ray and Company, Formace, dinatapos na yung mid soul, the main soul of Team Ivos SG. Your final tournament, nilalaban niya na lang to, Kuya Rob. Kaya na. It's the final countdown. Hindi na ata kakayanin. Kaya nila to. Soul! Oh my! Binigay niya na lahat para lang depensahan. Of course, sinabi niya na gusto niyang final tournament niya ng M2. Mm-hmm. Paano nga naman
Hindi ako pwedeng mawala pa, sabi ni Soul. Hindi lang puso, pati kaluluwa man din nilaban na rito talaga ni Soul. Ang ganda na naging pasok doon ni Moon with the Imperial Justice on 2. Nagkaroon ng knock-up coming from JPL, pero hindi enough yon. Kasi yung damage dito, and let alone si Chico nakapag-proc siya na kanyang crossbow of tank. Pero I may say, Manjin, itong Lord na to might actually the take away para sa dalawang team na to. Hindi natin masasabi kung kayang diretso yun to ng EVOS SG, pero they have to contest this Lord. Hindi mo pwede itong ibigay sa Todak ngayon dahil from there matotodas talaga ang inyong team. Hindi talaga pwede, Rob Luna. Man, Soul giving his best, but oh no. Oh no. Oh no. JPL, oh no, JPL! That was another clutch ultimate mula dito kay Moon on picking up one. And Rob, mukhang dito napapasok yung sinasabi mong crucial Lord for both of the teams. Pero susugurin to ni Sola. Alam niya na to eh. Pero ang galing na to, Dak dito, in-anticipate nila na pipilitin din ni Sol ito at nilabanan nilang nila dito ang mga members ng EVOS SG. And mukhang pitas na si Sol dito at wala na nga. Binate lang yung Lord. We can finally say it, ladies and gentlemen. Todak will slay the home country dito sa M2, and they will move on to the lower bracket. Congratulations, Todak! Congratulations to Todak, the Malaysian squad, as they move towards the second day of the playoffs, day number 5 ng M2 World Championship